Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu. Sa buong bansa, magandang umaga po. Ano? At before we start, of course, we need to pray. Ano? So, magandang umaga. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for me. Soften our heart that we could offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Sa inyo pong lahat, kamusta na ho? At don't forget to like, share, at subscribe. Ano po? So, galaw-galaw. Ano ho, mga kaibigan? Galaw-galaw. Ha? Kung gusto pa natin mabuhay. Ha? Galaw-galaw po. So, yung mga naka-stay at home, be sure kayo po ay nakakapag-exercise at mahirap na pong ma-stroke. Mahirap pong ma-disgrasya. Minsan lang po kayong mabubuhay, mga kaibigan. So, sa lahat ng nagmamonitor, pwede kayong mag-chat at para mabati ko kayo. Yung ibang pumapasok na teacher, hindi ko masyadong makita kung sino kayo. Kaya text po kayo para mabati ko po kayo. Galaw-galaw, mga kaibigan. Galaw-galaw. At para malakas ang ating pangangatawan, lalo-lalo na yung mga maliliit ang bahay. Ano ho? Talagang crowded yung bahay. Meron dyan 2x2 or 3x3 lang yung bahay. Ano ho? 3 meters by 3 meters. Tapos 5-6 ang nakatira. Diyos Mariose, paano tayo mabubuhay niyan? Ano ho? So, marami tayong dapat talakayin. Ano, unahin natin itong community. Ano to? Community pantry. Nagkagulo yung mga community pantry natin kahapon. Ano? Pinatitigil ang mga community pantry dahil gusto ng mga nanita kinakailangan daw magpaalam muna kay chairman o kung kanino man. Ganun ba? Yung ba yung bagong style natin? Bago mamigay ng pagkain sa mga nagugutom, kailangan magpaalam ka pa doon sa mga wala namang magawa sa kanyang kapitbahay, sa kanyang mga kababayan. Diyos Mariose po. Maraming salamat at pinatigil ito ng Malacanang. Ano ho? At nagbunga naman. Ano ho? Diyan sa Maginhawa, grabe. Magaling yung organizer ng pantry. Kusang loob na tumulong yung ating mga kababayan sa kanyang mga kababayan. Ano, yun ang mabigat eh. Ano, ang nangyayari, maraming nagugutom. Yun namang medyo nakakaluwag, namili ng mga ilang mga itlog, gulay, bigas, ano, sabon, alcohol, diaper, para makatulong sila sa mga kababayan natin. Ano, may nagdo-donate nung nakita ng iba natin mga kababayan, imbis na gawin nila yung community pantry, nag-donate na lang sila doon sa mga community pantry. At yung mga nagugutom naman, sinasabi nga natin ang panawagan po nila, yung kukunin po ninyo, kung mayroong mga community pantry sa mga lugar ninyo, yung kukunin po ninyo yung ano lang, yung kasya lang sa inyo sa itong maghapon para lahat ay makakain. Ano, kasi hindi sapat yung ayuda ng ating pamahalaan. 1,000 o 4,000 bawat pamilya. 7 man kayo o 8 man kayo,
sampu man kayo sa isang pamilya, apat ang mapapakinabangan nyo, 4,000. Hindi ho ba? Hindi kasya. So, siguro yung mga natatanggap ninyo sa pamalaan, i-standby na lang ninyo, hawakan lang ninyo, no? At kung may nakuha kayong bigas o konting mauulam dyan sa mga community pantry na yan, kung anong kakulangan, doon na lang ninyo kukunan yung pandagdag. Ano? So, huwag na ho natin bulabugin kasi sabi nila may nare-red tagging dyan, ha? O may pinaghihinalaan ang ating pamalaan o ang ating kapulisan na ilan sa mga namumuno niyang mga community pantry mga taong labas o taong bundok, ha? They call it NPA something, sort of ganun, no? So sana makita ito ng Department of Agriculture. Nakita ho ninyo kung gano'n na nagugutom ang ating mga kababayan? Ho? Nakita na ho ba natin kung paano nagugutom yung ating mga kababayan? Yung kababayan natin ang tumutulong sa kapwa niya kababayan. Ngayon, anong pangalan nito? Yung nakakaluwag, ha? Nag-aambag-ambagan sila. Katulad kanina, nakita ko, bukod dyan sa Maginhawa, Quezon City, o sa Pasig, sa Baclaran Church. Don't forget, Baclaran Church, Baclaran Day po tayo ngayon, ano? Baka pwede nating dalawin o panoorin sa ating social media ang misa ng ina ng laging saklolo. Ngayon, dyan sa Baclaran Church, sa loob ng gate, naghanda na rin sila ng community pantry kasi baka naman pagkaguluhan masyado doon sa labas. Ngayon, yung mga kababayan natin nakuha ng mga konting biyayang yan, sunodin po natin yung protocol, no? Huwag tayo magsisiksikan. Magbigayan tayo. Ano? Pagtsagaan natin pumila ng malaking, meron tayong malaking distansya para hindi tayo nakakahawa. Ha? Yung protocol na social distancing. And see to it na meron kayong face mask, meron kayong face shield para tayo mismo, ha? Hindi tayo mahahawahan netong COVID-19. Sabi ko nga, sana nakikita ito ng Department of Agriculture. Kita ho ninyo ang hirap ng buhay ng ating mga kababayan. Sa Japan, sabi niya, Ohayo gozaimasu. Morning Pilipinas. Sino to? Walang pangalan, sulat hapon eh. hindi ko mabasa yung Ohayo gozaimasu. Good morning, sabi niya. Morning Pilipinas, sabi niya. Ano, sa aking commander na nanonood, magandang umaga. Nung tumawag ka, nandun pa ako sa nagmamadali akong naliligo. Para pogi tayo pagharap natin sa mamamayang Pilipino. Pasensya na. Ngayon, itong pakikipagbakbakan ng ating Department of Agriculture sa ating pong mga hog raiser, sana luminaw na, ano ho, dahil pinagpipilitan ng Department of Agriculture na kinakailangan talagang ipatupad yung executive order na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na babaan ang taripa kung tayo ay mag-i-import o bibili ng karne ng baboy o karne ng manok sa ibang bansa. Babaan daw yung taripa. At ang kanilang panliwanag, kung mababa ang taripa, magkakaroon sila ng control na babaan din, kaya-kaya binabaan mo yung taripa tapos bubulto tayo ng karne ng baboy at manok at kaya daw itong ibaba sa alimbawa sa halagang 250 per kilo, ano, ayun, sana makayanan ng gobyerno natin yan, ano. Si Hanilet Piñas Cosas, ayun. Si Ibramos, good morning Sir Willie and Madam Mau.
Sorry po. Nakano Yula. Nakano Yula o ay gusay mas Bukua Willie Sandes. Ayan yung mga kababayan natin, mga nasa Japan. Ano? Ngayon, kung pag-aangkat ng mga imported meat, pwede daw ibaba ng gobyerno at labanan yung pagtaas ng presyo ng baboy dito sa atin. Imagine mo, liyempo. Yan ang pinakamasarap na parte ng baboy. Liyempo, di ba? Masarap gamitin niya sa inihaw. Masarap gamitin niya sa binagoongan. Kahit sa sinigang, sa sampalok, ano, $4.20, $4.30 isang kilo, kaya daw yan na maging $2.50 or $2.70, something like that. Eh, sabi naman ng mga hog raiser natin, ang farm gate price ng local meat o local pork dito sa bansa, $2.15. Ha? $2.15. Ngayon, kung $2.15, meron pa yung babayaran mga achuchuchu. Ano, siguro, abutin niya ng mga $2.50. So, pwede kayang maging $2.80 na lang yung baboy kung galing sa atin. Ano? Okay lang kaya? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa nakakapanayam yung pork producer. Ano? Hindi ko pa nakakapanayam. Pipilitin ko, tatawagan natin, titingnan natin kung pwede natin siya makapanayam. Ano? At pwede kayang sabayan ng ating mga local producer itong sinasabi na kung bibili tayo ng imported frozen meat, kaya-kaya labanan ito ng ating mga local producer. Ano? Yun ang kinakailangan. Good morning, Madam Commander Mau. Ayan. I stereo. Nakita na lang yung mga highlights ko. Pagka nakabagong ligo ko, kitang-kita yung aking mga highlights eh. Nakatawa si Janilet. Anong highlights? Matanda ka na, sabi niya. Hindi, bata pa ho tayo. Alam ho ninyo, yung meat products o yung frozen pork or chicken, may mga panuntunan ng ating gobyerno dyan. Ano, yung pagbibenta ng mga frozen meats, ang panuntunan ng Department of Agriculture dyan, kinakailangan merong kang freezer. O kaya, yung kagaya sa grocery, di ba, naka-freezer yan. And at the same time, pag nilatag yan dun sa istante, naka malamig, ano, para masiguradong hindi makontamina. Ha? Sa local market natin, ha, nakita ho ninyo yung mga ano, yung mga nasa kahon na baboy, ayan ho yung mga ano, imported meats, ha? Karamihan nga dyan, retaritaso. Yung, halimbawa, katulad sa Japan, hindi pinapatulan ng Hapon yung pork skin, tsaka yung pats, yung taba, tsaka yung opal, yung naman loob. Ano? Kinakailangan yan, ang requirement niyan, kinakailangan nakasigurado na ito ay nasa freezer, ha, para hindi ma-contaminate, ha, para hindi makasira ng kakain ng sambayan ng Pilipino, ha. Ayun, nakita ko rin si Nicole at yung kanyang marahil pati yung kanyang daddy, ano, si Sosoy, ha, at yung kanyang napakagandang ina, ano, si Joanin, ha? Joanin. Lagi ako nung naninigas ang dila ko pag binabanggit ko yung pangalan ni ng asawa ni Sosoy eh. Ha? Ngayon, sa palengke makikita ninyo, wala yung mga freezer nasa gilid eh. Ha? Open. Ano?
eh nakahamba lang. Tapos nilalapirot ng mga langaw. Eh hindi kaya makakasira ito ng kalusugan ng mamimili. Eh alam mo naman natin yung mga meat vendors natin minsan kababait niyan. Ang masusunurin niyan eh. Oo. Kinakailangan may freezer, walang freezer. Oh, kita na ninyo. Eh, ang the way I look at it, ang pwedeng baksakan ng mga frozen meats, ano ho, yung mga groceries, ha? O kaya yung mga meat shop, yung mga meat shop, ano ho, oh, yan, pwede yan. Pero doon sa meat vendor, sa palengke, eh, yung contamination, kinakailangan pag-aralan. Eh kung gaga, tanga, yung market administrator tsaka yung market master na walang alam kundi bantayan kung paano sila makakapangulekta. Oh, paano na yung bituka ng mamamayan. Ayan, hindi katulad sa ibang bansa. Ha, kahit sa palengke nila, nakikita merong freezer, merong anong tawag mo dito, parang refrigeration, ano, na may takip yan ng na ano, transparent na plastic, ha, para malamig, hindi nadadapuan ng mga langaw-langaw o ipis. O eh sa atin, yung mga palengke, hindi naman inaalagaan niya ng market administrator, ha, tsaka ng mga market master. Pakuya-kuya-ko ilang yung mga gago na yan. Oh, tanong ninyo kung anong pakialam nila kung ibinab, alimbawa, isang kahon na karne, frozen, ibabaksak pa yung ganong mga maninindi para magluwahiwalay. Anong ginawa ng market master? Katunga nga. Ang iniisip niya, paano siya manghihingi. Oh, diba? Ayan. Ngayon, etong sinasabing mapapababa yung presyo, no? At sinasabi din ng yung isang asosasyon ng mga consumers, di magibaba yon, o kinakailangan meron daw ano, price ceiling. Eh nung kamakailan meron tayong price ceiling, ayaw nyo. Ngayon tinanggal yung price ceiling naman ang hinihingi ninyo, ha? Kinakailangan talagang meron price ceiling or anong tawag mo doon, SRP, ha? O, ngayon kung may SRP yan o kaya price ceiling, kinakailangan nakabantay yung ating Department of ano, Trade and Industry dahil sakop nila yon, ano ho? Eh wala namang mga ngipin yung mga batas niyan, yung panghuhuli ng ganyan, kaya nagkakaroon tayo ng mga sakit dyan sa mga baboy na yan. Hindi ho ba? O, eh, ako, ang alam ko, yung asawa ni Senator Drilon, maraming nalalaman tungkol dyan sa mga meat process na yan. Eh. Yung mga meats. Oo, kaya pinagdidiinan ni Drilon na kinakailangan bawiin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung Executive Order 218 na nagbababa ng taripa. Eh, kayo kasi, lahat binigay ninyo. Eh, binigay ninyo yung lahat ng power kay Pangulo. Tapos ngayon, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Ayan ang sinasabi natin. Ngayon, para maitama ito, sa mga local markets natin, sa mga palengke, lagyan natin ng disiplina. Ano, local government. Lagyan natin ng disiplina yung ating mga palengke. Kasi yan ang puntahan ng mga mamamayan para makabili sila ng mura-murang pagkain. Kasi yan ang problema ng bansa eh. Ha? O, kaya nga mayroong mga community pantry o, nag-aambag-ambaga na lang. Ha? Yung mga meron, maghuhulog, maglalagay sila ng konting kaya nila doon sa donation box para ma-continue yung pagtulong sa ating mga kababayan. So, bakit natin pinaghahalo ito? Eh, kasi ito ho nakikita natin na dapat kumilos, ha? Dapat kumilos yung DA, ha?
Josephine Duenas Tracy, good morning po. Yan eh, kinakailangan mo talaga na pangalagaan yung mga palengke na yan. Pati yung mga drainage system ng mga babuyan tsaka isdaan dyan sa palengke, kinakailangan malinis o yan. So, kung totoo naman yung sinasabi ni William Dar ng DA at ng Pangulo, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na dito makikita o kakayanin naman mapuwersa na maibaba. Ngayon, kung stable na ang price, nagkakaroon na ng control na mababa yung presyo, o pwede na ibalik yung pagtataas ng tarifa. Ha? So, konting pangunawa, hindi, pag sinabi natin konting pangunawa, hindi, yung si Willie Espiritu, ano yan eh, makadigong yan eh, mga gago ba kayo? Yung makabubuti sa tao, yun lang ang akin. Ano, kinaklaro ko ho yan, ha? O, sinasabi ko nga sa inyo, nung nakarang election, ang binoto ko, si Binay. Si Jojo Binay. O, naging Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte. Ang lagay naman, awayin ko yan ng buong 6 na taon dahil hindi nanalo yung ibinoto ko. Diba? Kung anong mga gandang ginagawa ng Pangulo, yun ang sasabihin ko. Kung mali, mali. O, diba? Yun nun. Huwag na kayo nag-iisip ng nasyado kayo mga ano. Excuse me. Ha? Nangangapituloy lalamunan ko sa inyo mga damuho kayo. O, ngayon, pagka ganun ho, hindi maayos yung ating buhay. Kaya magandang umaga ha, Sunny. O, ingat. O, ito si Sunny. Alam mo ninyo, may diabetes yan. Matanda sa akin yan. Kaya yung matanda sa akin, ako, Diyos Mar Joseph, ingat kayo. O, nagsisitandaan na tayo. Diyos Mar Joseph na buhay ito. O, yan, inuubos si Willie Espiritu. May COVID yan. Nako, Diyos Mar Joseph, itong mga taong to, mga mapaggawa kayo ng mga istorya ba? O, yan. O, eh, alam ba ninyo, yung kinakainan ko dyan sa kanto ng Dian, tsaka ng Sibel Roas, ang sarap ng iniho ng liempo dyan. Eh, Diyos Mar Joseph, ha? Isang piraso, 150 eh. Isang piraso ha, imagine mo yan. Yun ang gusto ko maunawaan ng Department of Agriculture tsaka ng Malacanang. Kasi kung mariretain yung taas no ng presyo ng karne ng baboy at manok, kawawa ang bayan eh. Ano ba, binili mo ng 420 o 430 per kilo. Oh, tapos medyo kumapal lang ng hiwa yung liempo. Ilang piraso lalabas niyan? Oh. 'Di ba? Ilang piraso lalabas niyan? Magkano ngayon magiging per piece niyan pagka nilagyan na yan ng konting toyo, konting bechin, konting kalamansi? Oh, yung mga ingredients. Tapos bibili pa yan ng uling. Oh, 'di ba? Paano pagtutubuan ng maganda yan nung nagre-restaurant o yung kainan, 'di ba? Oh, good morning, Ma'am Lilian. A blessed Wednesday, Kuya Willie and Madam Mao. More power po to your program. Stay safe and healthy. God bless us all. God bless. Oh, eh, dumating yung delivery ni Madam Lilian. Biniro ko yung misis ko. Sabi ko, nag-joke ako eh. Oh, pero joke lang yun, Madam Lilian. Joke lang. paki shout out po Marites and Rowy. Marites and Rowy, ano pilido ni Marites at ni Rowy? Nauminom na ba kayo ng Anvil coffee? Ang sarap. Diyos Mar Joseph, organic, lactose free. Oh. Ay, Diyos Mar Joseph. 8-in-1. Ayan, 8-in-1. Kaya itong iinumin ninyo. Kahit doon sa Mercury o sa butika, meron po ito. Masarap din yung tsokolate na ito. Dumating yung order.
wala yung ano. Joke lang, Madam Lilian. Gusto kong umingiti ka tuwing umaga eh. Mapangiti ko lang kayo, maligaya na ako. Ano? So, dapat maunawaan niya ng Department of Agriculture. Ano? Eh, nung araw, 35 lang per order ng ano, ulam sa mga karinderya eh. No? Ngayon, 60. Ha? Ngayon, 80 na nga, 80. Yung adobo, yung naku, Diyos Mariosep, yung may sarsa. Ha? 80 na, pinakamababa. No? Yung doon sa mga maliliit na karinderya, mga 60. No? O, pero pag dinudumog na yung karinderya, nasa 80 na yan. Pero pag kanando ko sa may air condition, mga 150 na yan. Eh, imagine ninyo yung liempo nga dyan sa kanto ng diyan, yung kay Soseng, 150. Yung inihaw na hito, 180 per piece. Imagine ninyo yan. Sino yung mga medyo kumikita? Katulad ko, kumikita ako katiting. Oh, minsan nanggigigil ako, matikman ko yung masarap na luto doon sa Soseng. Eh, kinakain talaga kung pwede ko nga lang iulam patitinik eh. Kasi mahal eh. Oh, naunawaan nyo ba yan, Department of Agriculture? So, gawaan natin ng paraan na mapababa. Kasi pag nalagyan na ho ng ingredients yan, hindi na ho pwedeng bumaba yung presyo. Kawawa naman yung maninida niyan. Oh, eh katulad lang yung pares, Diyos Mariosep, hindi ko nga maisip paano ko papatulan yung 45 pesos per order. Walang magawa eh. Oh? Kuya Willie, wait mo po, pag uwi ko, andito po ako sa Santa Rosa, Laguna. Pa-shout out po kay Marites Valdez. Marites Valdez, I love you. Huawei Isguera Rivera. Ah, nandiyan ka sa ano, Santa Rosa. Di ba meron dyan malaking parang palengke, yung tawag mo dito. Yung pinagpaparadahan ng mga bus. Oh, oh. Yan, kamag-anak yan ng nanay ko. Oh, pinsang buo yan ng nanay ko, si Boy Canicosa. Yung pinakamalaking, meron pa dyan shakies eh. Oh, yung pinakamalaking parang malaking palengke, parang mall. Oh. Okay, Boy Canicosa yan, ng pinsan ng nanay ko sa Santa Rosa, Laguna. Kaya ingat ka, Lilian. Joke lang yun. Huwag mo nang iniintindi. Ako naman, alam mo naman eh. Magaling lang, mahilig lang ako mag-joke. O, ang totoo yung joke ko, yung kay Hanilet. Yung joke ko kay Toko, kay Sosoy. Yun, yung joke ko kay Mama La, ha? Yung joke ko dyan, yung kape, imported. Sabi ni Coco, ano bang paborito mong kape? Kahit na nga ano, basta galing dyan eh. Kala ko may dadating eh. Sambuang ko na nga araw-araw binabati, wala pa dumadating na kape. Joke lang. minsan pag natutunan ko na yung mga likot nito, yung magbe-virtual tayo, gusto ko maka-virtual to sa singing eh, si Nicole. Oo. Pati yung daddy mo, hamunin ko sa kantahan yan. O, yun ang kabataan ko, hilig ko rin sa karaoke. Kaya, balikan ko lang tong aking tinatala. Kaya, nasa El Silito Hotel po si Ma'am Lilian. Oh. Kaya, naku, Diyos Mariosep, ang dami niya mga produkto na nakakabuhay ng nakakapagpalakas ng ating immune system. Hmm? Pati itong kanyang ano, makita mo, bawas na. Kaya, kasi, gusto ko yung bio-natural virgin coconut oil. Oh. Si Auntie SP doon sa Canada ba si Auntie SP? Pinadalahan nga ako ng napakalaking coconut oil. Hindi basta ayan, yung parang coconut oil na para gumanda yung ating katawan, ha?
Oh, masarap din yung taster choice, di ba? Oh, yan yung mga paborito ko, yung mga taster choice. Oh, a blessed happy birthday to Evangelina Tabapunda and Shirley Villarreal. Aba, birthday ni Shirley Villarreal. Eh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Ha? Olive oil. Ah, yung pala pinadala sa akin. Eh. Ano pilido ni Auntie SP? Oh, ay mga tiga ano yan, tiga Isabela. Oh. Ah, Diyos Mariosep, antay ka lang pag-uwi ko, sabi ni Mama La. Ako, kahit na taster choice, ako okay lang. Basta galing sa puso ninyo. Ha? Ah, big tango sa inyong lahat. Ha? Antay ka lang, sabi ni Mama La. Ay, salamat. Ay, eh, meron na nagbigay sa akin, ganyan kalaki. Mga ganong pang laman. Eh, would you believe I can drink 10 cups of coffee a day? Oh, lalo na pagka gumagawa ako ng mga ano, ha, nag-aabang ako ng news. Tinetake note ko yan, yung mga importante na dapat na i-share ko sa inyo. Happy birthday, Shirley Villarreal, sabi ni Commander Mau. Oh. Si Olive Oil. Olive Oil yung pinadala ni Auntie SP. Evangelina Tabafunda. Oh, happy birthday po. Oh. Ngayon, pagka bumaba po ang presyo ng karne, makakahinga na po ang mga kababayan natin. Ano? Pero huwag kayong titira masyado ng taba. Masama ho yun. Lalo na yung beef. Ha? Yung beef, ito yung laman eh. Hindi mo nakikita yung fats. Nasa loob po ng laman yung fats. Not like yung pork. Ito yung pork, ito yung fats. Andyan yung skin, natatanggal. Oh. Eh, noon ang paniwala ko, ano eh, good fats yung ano, beef. Delikado rin pala. Ah, yun ang nagpadala sa akin, si Auntie SP Kalyanta. Oh, tsaka si Uncle Rolly Vic Chan Kalyanta. At ang nag, oh, yan o, oh, Diyos Mariosep. Bumabata ako pagka kaya nagpapadala eh. Pero pag ako bumibili, tumatanda ako. Tatawa kayo ha. Gusto ko yung galing sa puso ninyo. Kaya, Ma'am Lilian, huwag na kayo mag-abala. Okay lang, nag-joke lang po ako. Ha? Ngayon, lipatan natin ang issue. O si Elisa Patenyo, ha? Nakikinig na. Yan ho ang hari ng Dagunoy Market. O, panatik natin na viewers yan. O, lipatan natin yung ano. Yung DTI, dapat magkaroon niya ng ano, pangil. May pa SRP pa tong DTI. Wala naman Toria. Department of Agriculture. Ibaba ang taripa. Presyo ng karne ng baboy. O, whatever. Sana bumaba po yan. Ano? Ngayon, puntahan natin. Meron pong problema yung bansa natin. Isa pa yung transportation. Department of Transportation. Under niyan yung LTO tsaka LTFRB, di ba? Eh, maniniwala ba kayo yung mga LTO namin dito sa Kamaynilaan? Sarado? Oh. Kasi Quezo ginagawa daw ano, isolation area yung mga LTO offices. Diyos Mariosep naman. Paano naman yung mga magre-renew ng lisensya? Paano nyo mapagsisilbihan kung pare-pareho kayo, nakikisarado kayo, wala naman kayo nagagawa sa bayan? O, buksan nyo nga yan. Ang daming mga nagre-renew ng lisensya, ang daming nagpapalisensya, hindi ho sila makapagpalisensya.
Oh, ang dami yung walang trabaho. Kayo, nagpapahinga. Oh, isa lang ang nagkaroon sa inyo ng COVID, buong LTO sa buong Maynila, wala. Ano bang klase yan? Stanley Villarreal, anak ni Tita Cecil ang may birthday, hindi si Shirley and ang may birthday. Pasensya na, tatanga-tanga lang. Hey, just Mario Joseph. Si Stanley Villarreal, anak ni Tita Cecil ang may birthday, hindi si Shirley ang may birthday. Alam mo ninyo, yung commander ko, ano yan eh. Ano ko yan? Guru ko yan. Laging gusto niya matatama ako. No? Kasi nakakayaan naman kung mali ako. Ano? Pasensya na. Tao lang. Nagkakamali. Ganun din mo yung ating pamalaan. No? Ngayon, yung mga LTO sarado. O, paano makakapag-renew? Bukod sa sarado, hindi ho nila naibibigay yung mga plaka ng mga sasakyang nabibili ng mga mamamayan. Ha? Walang kwenta. Panahon pa ni Aquino, maraming hindi na-provide plate number yung mga sasakyan. Ho? Walang available, pero nangungulekta ang LTO. Magaling nga mga parang PhilHealth yan, kolekta lang ng kolekta pero serbisyo allows. Ha? Hi Josie, sabi ni Hanilet Pinascosas. Ha? Sabi naman ni Arnel Ignacio. Aba, ito nagsasalta to ng totoo. Ha? Si Arnel Ignacio, kilala ninyo yan. Guwapo yan. Ha? Pogi talaga ni Boss Willie. Oh, kita na ninyo. Sabi ko sa inyo, nagsasalta yan ng pawang katotohanan lang. Guwapo daw ako. Huwag niyong gagamitin yung pogi kasi yung pogi, sa aso lang ginagamit yun. Diyos Mario, sir. Yung LTO, sarado. Tapos tuloy-tuloy ang sweldo ninyo, mga damuho kayo. Ha? Ngayon, kamusta na po yung Department of Education and Culture and Sports? Kamusta na po yung ating education system? O, nabalitaan ko, may mga eskwelahan, ha? May mga eskwelahan, magpapag-graduate ng kanilang mga estudyante. O, magpapag-graduate ng kanilang estudyante, yung mga nagdaan sa K-12. O, pag-graduated, pagkatapos daw ng graduation, saka daw isasalang yung kanilang mga estudyante sa test the assessment. Anong klase yan? So, gusto mo, Secretary Briones, mali ho yun. Pakicheck nga po ninyo. Dapat before graduation, na isalang nyo na kasi tinrain natin yung ating mga estudyante. Ano ho? Ha? Kasi yung meron na ho kaming K-12 dito sa bansang Pilipinas for the information ng ating mga kababayan sa Amerika. Dinagdagan na ho yung ating instead na grade 6, tapos first year ka na, di ba? High school. Ngayon yung junior high natin, ginawa na ho may grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, 11, and 12. Ganon. Yung grade 11 and 12, kinakailangan nakapagdaan na yan doon sa mga kurso na pinangarap ng isang estudyante nung kanyang hilig. Halimbawa, hilig niyang magluto, dadaan siya doon sa training process ng cookery. Kung hilig niya ng baking and pastry, yan. Tuturo din sa kanya yan. Gusto mong maging beautician, tuturo. Tinuturo ho yan doon sa 11 and 12. Ang masakit, may mga eskwelahan daw dito sa Metro Manila. Ang plano yata ng mga eskwelahan, ipag-graduatein muna yung kanilang mga estudyante bago isasalang sa test the assessment. Mali ho yun. Kasi kaya nga ho nilagay yung grade 11 and 12
eh, halimbawa, hilig niya magluto, ano, eh, kinakailangan pag-aralan yan. Tuturo yan doon sa eskwelahan. Ngayon, bago ka gumraduate, kinakailangan ipapa-assess ka ng eskwelahan mo sa test na, no, para magkaroon sila ng National Certificate NC2 na tinatawag. Ngayon, kung nag-graduate sila at wala pang kakayahan yung magulang na pag-aralin sila sa kuleyo, ha, eh, dapat pwede na yung mag-apply yung gumraduate, hindi ho ba? Ngayon, ang requirement sa mga restaurant, sa mga cruise ship, sa mga trabaho, kung may experience ka na ba, di ba? Ngayon, ang laban ng mga junior high o nakatapos ng grade 11 and 12, eh, meron silang NC. Oh, kasi kahit na wala kang experience, pero nahubog ka naman, ha? Nabugbog ka naman doon sa training, ha? Eh, pwede mo nang ipagyabang yun kasi kung magaling ang tinuro ng mga guro, ha? Kung yabang lang ang tinuro ng guro, bopol din. Ano? Ngayon, kung doon ka kumuha ng short course sa mga sa mga training center na accredited ng TESDA, eh, daig mo pa na mayroong experience kasi dyan, ang turuan, nako grabe, hindi pwede dyan lalang, hindi dyan pwede tatanga-tanga. May virtual, may lahat, tapos mayroong may face-to-face. Hindi pwedeng marunong ka lang gumawa ng pandesal sa kwento, hindi pwede marunong kang gumawa ng cake sa kwento, hindi pwede, hindi, yung puro virtual, gago ba yan? Kaya sabi ko nga, kinakailangan na mayroong actual, ha? Chloe, marunong ka bang mag-bake ng sushi o ng chocolate cake? Yan. Napag-aaralan mo yan sa mga TESDA training centers. Yung mga grade 11 and 12 natin, dapat bago ninyo pag-graduate yan, kinakailangan assessment muna. Ipapa-assess nyo doon sa mga assessor ng TESDA para makita pwede na ba silang gumraduate. Ganon. Pwede naman natin i-delay yung graduation . What they need is siguruduhin na natutunan nga ng bata. Eh, kasi ang sinasabi nga ngayon marami po ngayong mga estudyanteng kulang ang kaalaman. Kaya totoo ho . Kasi marami rin nagiging agam-agam katulad yung from elementary to junior high, binibigyan ng modules. Ano? Ngayon, di ba tayo kung nag-aaral tayo sa school, nakikita ng teacher mo kung natututunan mo ba yung itinuturo sa'yo. Eh dito, pag binigyan daw ng module, sabi nung anak, kasi yung mga nanay natin, saka mga tatay natin, wala namang alam yan kung hindi sabihing magaling ang kanilang mga anak. O kahit na hindi magaling, napakagaling ng kanilang mga anak. O, di ba? O ngayon, paano, anong nangyari? Yung module na binigay, ang sumagot si tatay, si nanay o kaya si auntie. Diyos Mario, sir. Tapos nakakuha pa ng 85 anak ng TOPA. Pero aktualin mo yung estudyante. Nakatingin lang sa'yo yun o kaya nakayoko. Hindi niya alam gagawin niya. Ilan yung ganyan dito ngayon sa ating bansa. Kaya tayong lahat sumunod sa protocol. Kinakailangan bumalik na tayo sa normal na pamumuhay. Hindi new normal, normal na pamumuhay. Ha? Ano yun? Paano natin gagawin yun? Huwag kayong pabaya. Siguraduhin nakapag face mask kayo, nakapag face shield kayo, pag nakikipag-usap kayo, may distance ang layo para hindi kayo na tatalsikan ng laway ng kausap nyo. Kahit ka mag-anak mo yan, kahit kapatid mo pa yan, basta magkahiwalay kayo ng bahay, hindi pwede.
Kasi pagka magkasama kayo sa bahay, naiintindihan mo kung may sakit o wala. Kasi magkasama kayo oras-oras. Ha? Araw-araw na ginawa ng Diyos, magkasama kayo. O, diba? Yun, pwede mong pagkatiwalaan. Pero yung nanay mo, punta doon sa kabila, punta dito, punta dyan, o, tapos uuwi sa'yo, tapos makikikain sa'yo, tapos biglang, o, tumalsik ngayon yung laway sa pagmumukha mo o doon sa kapagit ng ligiran ng bahay mo, nadawit ka pa. Eh, hindi naman alam ng nanay mo na meron siyang dalang virus. O, kaya nga, pag tinatalakay ko ang COVID-19 issues, ha, nanggigigil ako doon sa mga nagmamagaling-magalingan eh. Hindi mo pwedeng magaling-galing ka lang dyan. Kailangan knowledgeable ka. O, gusto niyo pag-usapan natin? Ha? Lilipatan ko na. Yung education system natin, iayos na ho natin. Kaya, para maayos yan, huwag ninyong kakaligtaan ng protocol. Ha? Kung paano tayo makakaiwas sa virus. Ha? Yung mga virus, o, kita mo, may iba-ibang variants, no? Variants na ngayon nang lumalapit. O, mayroong matulis na mabilis makahawa. O, alam mo ba yun, Arnel? Ha? Meron pa akong isang listener eh, na lagi hindi nagpapashowing. Si Christopher Espiritu. O, talagang nakikinig yan sa akin. O, ngayon, pag-usapan natin itong COVID pandemic. First and foremost, I would like to thank President Rodrigo Roa Duterte. This time. Bakit? Meron pong grupo namin sa media katulad ng Tulpo Brothers. Dito ko napanood to eh. Inilalakad niya na ipakilala itong ivermectin. Diba? Eh, palibasa, sikat yan si yung mga Tulpo Brothers na yan. Ano? Eh, ako, hindi naman ako sikat. Masikat to sa akin ng Tulpo Brothers. Pinatulan netong DOH tsaka netong FDA, ha? Na binigyan ito ng compassionate special permit. Ha? Pero questionable pa rin sa akin, bakit isang ospital lang? Lahat tayo doon pwede pumunta para kung gusto natin gumamit ng ivermectin, di ba? Ngayon, nakita na ng Pangulo. Sabi, i-clinical trial ninyo yan. Do I have to say, I would like to thank the President? Of course. Kasi bakit? Kasi ang paniniwala ko, base sa batas at napag-aralan ko, anumang gamot na ibibigay sa atin sa merkado, kinakailangan dumaan yan sa clinical trial test para makasiguro na ito'y walang side effects sa atin. Eh, sabi ng Pangulo, padaanin nyo yan. I-clinical trial nyo na yan. O bakit hindi ko sasaluduhan yan? Kahit ba si Tulpo ang nakiusap na patulan yung ivermectin eh, makakatulong sa bayan eh. Natural, aayunan ko yan. Kasi alam mo ninyo, kapsula yan eh. Ha? Kapsula lang yan eh. Marami nga nanira dito na itong ivermectin, sabi ni Eric Domingo, gamot daw to sa hayop. Sabi rin to ni Berhere, ha? Pati ni Francisco Duque, kung gamot sa hayop yan, dapat uminom kayong tatlo. Gamot nyo to. Diba? Dapat kayo una mag-testing nito. Huwag na kayong mahiya, maunawaan ko kayo. Kasi, kung ang ibibigay natin sa ivermectin, compassionate special permit lang, tapos walang clinical trial, later on, hindi ko rin pwede samahan ito.
Di ba? Kasi, pag nagkaroon ng clinical trial, hindi mo na kailangan ng compassionate special permit or emergency use authority. O, di ba? Katulad yan, lahat ng vaccine, hindi ko kayang patulan yan eh. Hindi dahil nagmamalaki lang ako. Eh, ang paniwala ko nga, dapat dumaan sa clinical trial eh. Eh, miski ba nag-clinical trial yan sa Amerika, sa China o sa mang impyerno. Eh, hindi ko naman naarinig, nakita, na ginawa, nagkaroon ng clinical trial yan dito sa bansa natin. Oh, eh, di ba? Tinira ninyo ng tinira yung AstraZeneca. Oh, ano nangyari? Di ba? Ang dami nung nagkaroon ng blood clot, nagkaroon ng blood clot sa utak, ganyan-ganyan. May mga side effects eh. Oh, ngayon, tinitigil na nila yung AstraZeneca. Ano sinasabi na itong FDA na to? Tsaka ng DOH natin. Dito na lang ninyo ibigay sa amin. Kasi matitigas ang sikmura ng mga Pilipino eh. Parang ganon. Eh, sinusuka na nga sa ibang bansa sa inyo, papatulan ninyo. Mga unguy talaga kayo. Kaya ikayo, dapat i-testing itong ivermectin na ito kay Domingo, kay Duque, tsaka kay ano pa yan? Berhere. Yan. Ha? O. Ngayon, sabi, meron pa sila sinasabi dito, may steroid, ganyan-ganyan. Alam mo ninyo, yung mga inventor na doktor, hindi ho yung mag-mimix ng sobra. No? Kung ganyan, ganito, ganyan. Ha? Ang paniwalaan dapat ng Pangulo, no? O ng Senado at Kongreso, yung mga infectious disease doktor, yung mga infectious expert, no? O, di ba? Oh, eh, puro tayo yabang eh. Oh, katulad na itong noong last year, maraming mga nagbida-bidahang mga Pilipino. Ano, magtatayo kami ng mga isolation facilities and so on and so forth. Oh, di ba ngayon lumalabas na yung mga isolation facilities ninyo? Buknoy. Bakit? Ako, halimbawa, meron akong COVID. Nilagay mo ko dito para ma-isolate. Ang kailangan ng isang pasyente, kinakailangan meron siyang sariling CR. O, di ba? Para to situate na magagamot siya ng maganda. O, eh yung iba ng mga Pilipino natin, umaayaw na nga dyan sa mga isolation facilities eh. Bakit? Eh gusto nila, doon na lang sila mag-isolation sa bahay nila. O, ang sabi naman nitong ito, mayabang tong doktor na to, Dr. Padua yata ang pangalan nito. Paano daw papayagan na yung isang pasyente na mag-home isolation, eh crowded daw yung lugar ng bahay o ng bahay. Yun ang sinasabi ko sa inyo. No? Hindi yung dakdak tayo ng dakdak na stay at home. Eh, ano ba, sabihin mo, 2x2 o 2x3 ang laki ng bahay. 7, 5 ang nakatira. O, ganyan o. 2 dipa o 3 dipa x 3 dipa. Tapos 5 nakatira. O, di ba? Naandun ang kusina, naandun ang banyo, naandun ang sala, andun ang tulugan. O, yun yung sinasabing crowded. O, hindi, huwag nang dilituhin, Mr. Padua. Iayos ninyo yung mga isolation facilities. Ha? Hindi yung kung ano mga pinagnangangak-ngak ninyo. Kasi meron ka ng isolation, eh yung cleanliness lang, hindi nga ninyo ma-provide. O, hindi ninyo ma-i-plus ng malinis yung CR. O, katulad ko, pag naghanap ako ng bahay, hindi ako pwedeng walang CR sa sarili kong banyo, may sarili kong kwarto. Bakit? Gusto ko. Ako lang nagamit ng CR ko. Bakit? Eh, iba na yung safe. Masyado ka naman kalalaki mong tao, ano ka bading? O, hindi ako bading, ha? Bakla ako. Makasabunutan ko kayo. O,
mahirap na humahawaan tayo, Diyos Mariosep. Oh, na kailangan malinis ka sa bahay, malinis yung CR mo. Oh, malinis, eh, kung sino-sino gumagamit. Oh, paano mo papagalingin yung may COVID virus nga, eh, bad virus yan eh. Oh, oh, yan, ventilation. Oh, yan, sinasabi natin, baka wala kayong mga exhaust fan. Oh, ilang isolation meron tayo na merong exhaust fan. Oh, nagagalit na naman si Willie Espiritu. Bakit hindi ako magagalit? Katulad yung mga mayayabang na hospital sa atin, ma-private o ma-public, sasabihin ninyo, magagaling lahat ang doktor natin at mga medical worker natin. Ulul! Oh, ayan ang sasabihin ko, mga ulul kayo, mga sinungaling kayo. Oh, maglalagay kayo ng tent isolation area, ni walang ventilation, ni wala nga kayong electric fan. Oh, paano hindi mamamatay yung estudyante dinala dyan? Oh, ngayon, ikaw naman, magyayabang ka na. Ayaw mo pampayagan na mag-home quarantine na lang yan, mag-home installation na lang, insulation yan. Oh, kaya, yung information dissemination is a very important on the part of our government para naiintindihan ang mamamayan. O meron pa kayong mga barangay, anong tawag doon? Barangay tagay? Barangay response team. Tapos hindi naman alam ng chairman, hindi alam ni kagawad, hindi alam ni tanod, hindi nakipag-coordinate kay barangay worker o health worker. Eh, meron ng COVID sa barangay niya, hindi niya nga malaman kung paano niya bubuhatin yung mga may COVID. Aber, yan yung mga kagaguhan na dapat natin ituwid para makakatulong tayo. Eh, katulad ngayong araw, malaki ang ibinaba ng bilang ng ano, ng COVID. O ano naman yung bandang huling sinabi, kaya daw mababa, eh, 19 na institusyon ang hindi nakapagbigay ng kanilang report. Pag hindi nakapagbigay ng report, may penalty yan. Dapat ganun tayo kahigpit, Mr. President. Ha? O, eh, katulad lang nito mga PWD tsaka mga senior citizen. Ng mga kabataan namin, ha? O, ang nakikinamin na rin ako, ha? Ng mga kabataan namin, wala kayong ginawa kung hindi puwersahin kami sa ayaw at sa gusto namin, ha? Ibabawas sa aming sweldo yung mga SSS, GIS, GSIS, kung ano-ano, PhilHealth, blah-blah. Oh. Tapos papahirapan ninyo kami na makubra yung aming pensyon. Oh, magkano mga, Diyos Mario, na buhay ito. Oh. Yung mga ordinaryong senior citizen, nagyabang pa itong mga mayor na to, na mapagmahal kami sa mga matatanda, mga gago kayo. Gagalit ako sa inyo. Bakit? Mahal daw nila yung senior citizen ang binigay yung ID tsaka yung booklet na senior na may diskwento. O, yung paymaya. Wala. Wala sila ng card ng paymaya. O, nagbibigayan na. Ilan ang mga hindi nabigyan? Kita na niya, systematic ba yung mga utak ng mga hype na yan? Kaya nagagalit ako. Ha? Kailan ba tinutong gobyerno natin, Mr. President? O, salta kayo na salta na mahigpit kayo sa korupsyon. Eh, ito na nga sabi ko eh. Kung ano pa takaran yun ang ating gawin para maiayos natin ang buhay natin. O, PWD, senior citizen, may paymaya dapat yan. O, ba't lungsod na Maynila walang paymaya? O, punta ka doon sa district. Mag-verify ko doon, wala. Punta ka dyan sa main, wala. O, Diyos Mariosip na yan. O, ang sinasabi ho ng programang for your information ni Willie Espiritu, what the country needs is that the government should uplift, ha? Itong ating health care program, should know how to discipline itong mga hospitals.
na mga nag-overpricing. Yan, marami pong pwedeng gawin eh. Ha? Pumasok ka sa St. Luke's. Nako, Diyos Mariosep. Ano ba, na-operang ka sa puso? O, pumasok ka, paglabas mo, mamatay ka yun. Sa puta banhatan ka ba naman, 3, 4, 5 million. O, eh, porke ba private? Ganun na lang. Wala na tayong pakialam, gobyerno. O, eh, malulus tayo ang pera ng PhilHealth pagka ganun. Hindi ba? O, eh, ito pang gaguntong PhilHealth na to, ha? Iba yung sistema nila doon sa tumatanggap ng bayad. Iba yung sistema nung sila ang nagbabayad. Tanggap ng bayad, tapos ayaw nilang magbayad. O, bakit ganon? O, sasabihin ng PhilHealth, diniklara ka ng ospital na patay eh. O, gago. Ba't hindi na mo kinausap yung ospital kung diniklara, totoo ba to? Eh kasi nakita mo sa record, nagbabayad. O, nagbabayad tapos pagka maniningil yung ospital, ayaw niyong bayaran. Kasi sasabihin niyo, patay na. Eh paano nga nagbayad? Buhay eh. O, yan ang mga dapat pag-aralan ng ating gobyerno. Ha? Gusto ninyong gamutin yung mga COVID na yan. Eh, Diyos Mariosep, sistema pa lang na pagpapasok ng vaccine, mali na. Hmm. Ang unang maitatama dito itong ivermectin kung susunod din niya ni Eric Domingo at ni Francisco Duque. Kasi ang sabi ng Pangulo, i-clinical trial nyo na yan. Oh. Diba? Oh. Eh meron nga akong kasama dito sa Broad Stream Cast Communicators. Eh. Oh, nalalantakan kayo, anong ginawa ninyo? Dinidisgrasya ninyo yung programa. O, eh kahapon nga, muntikanan ako, hindi nga ako nakatapos. Buto na lang, last 3 minutes na lang. O, yan ang sinasabi natin. Kaya, pagka itong mga ganitong usapin, kakarnihin ko kayo. Ha? Hindi pwedeng puro ningas kugon. O, kaya, sana tayong lahat, ha? Para hindi nadadamay lahat, sumunod tayo sa protocol. Ngayon, meron na naman mga bago yan. Yung mga protocol na yan. Ayong bahay ninyo, kahit malingit yan, lagyan ninyo ng labasa ng hangin. Ha? Kung meron kayong hangin na nailagay, meron labasa ng hangin. O. Ha? Para hindi kayo nako-COVID. Kaya, siguraduhin lang na tayo naka-face mask, face shield. O. Sa inyong lahat na nagtsagang nagmahal at nagtsagang nakinig sa akin, nawa, meron kayong napulot na kaalaman. Ano ho? At alam mo ninyo, ang Diyos napakabayad. Pero, si Willie Espiritu, ang paniniwala ko, isa lang eh. Nasa Diyos ang awak. Ngunit dadapwat sa balit. Nasa tao ang gawa. O? Katulad rin si Jesus ng COVID-19 pandemic. O, hindi natin sila nakikita. Ang bad virus nga nakakagawa ng masama sa kalusugan natin eh. Ay, ang Diyos pa kaya nakakagawa sa atin ng mabuti o pagpaparusa sa nasosobrahan na. Kaya, napakabait ng Diyos. Ngayon, yung Diyos, huwag natin aabusuhin. Kasi, pag may problema, gawaan mo ng paraan. Pag nagawa mo ng paraan, meaning to say, pinagana mo yung isip mo. Dahil sinunod mo yung kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang Diyos ay maawa lamang. Ha? Eh, kaya, kung hindi ka gumawa, walang gamot sa problema. Ha? Kaya, lagi natin sinasabi sa ating slogan, tuloy ang buhay. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu. Isa pang sinasabi niya eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oh, kaya tayo po, laging magsuot ng face mask, face shield, makipag-social distancing tayo,
sigurado na kung kaya na mag-stay at home, mag-stay at home tayo, maghugas tayo ng kamay, at siguraduhin tayo malulusog. Ano, sa inyong lahat na nagmamahal sa akin, magandang umaga at patnubayan po tayo ng poong may kapal. Maraming maraming salamat. God bless us all. Thank you for watching FYI. And I'm your host, Willie Espiritu, saying I love you. I love you. I love you all.